Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, nagpapasalamat po tayo, nagbinibigyan tayo ng pagkakataon. Alert level 1, mas marami-rami tayo upang tayo'y mailahad natin, maipresenta natin ang nilalaman ng ating puso, kung sino talaga tayo. Ipagdasal natin ang isa't isa upang ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin ay tayo'y mapaboran. Lahat tayo, magkakapatid, lahat tayo isang malaking komunidad na nagdadasal para sa isa't isa upang ang kapakanan, ang kalooban ng Diyos ay maganap sa ating lahat. Patuloy po tayo nagdadasal para pananatili, para bumababa lalo, para maging normal, malayo na sa pandemya. Matapos ng mahabang paglalakbay na ito, sa mga namatay, sumalangit nawa sila, at sa mga natitirang may sakit, gumaling silang lahat. At meron pong giyera sa may Ukraine, kapayapaan sa buong mundo ang isaalang-alang natin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming ilakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli.
Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Magbalik loob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na nung unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makapagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuling-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat, nagdadasal po tayo sa kapakanan ng bawat isa. Yan ang kabaitan. Ang binibigyan nating halaga ngayon ay ugali, asal ng tao. Ang kaugnayan natin sa isa't isa, sa pakikipag-ugnayan natin sa Poong Senyor, batay ito sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Pasensya po, medyo kung talagang isasabuhay natin ang Ebanghelyo, marami sa atin siguro ay ika nga sa kurso ay hirap-hirap naman ang kurso nito. Sino makakapasa nito? Pero ito po, bago ka maging mabuting lingkod ng simbahan, bago ka maging mabuting ako, mabuting pari, kailangan muna tayo mabuting tao sa isa't isa. Pari nga ako, kung masama naman ako. Naglilingkod ka nga sa simbahan, deboto ka. Masama naman ang ugali mo. Bago ang lahat, una sa lahat, mabuting tao tayo. Bago yung Biblia, bago yung Rosario, bago yung Misa, mabait na tao ka. At ang nilalaman ng yung puso, iniisip mo yung kapwa mo, ang kapakanan nila. Kung nagdadasal ka, siyempre, meron din tayong pinagdaraanan. Sino ba? Mahirap ang buhay ngayon. Mataas ang presyo ng gasolina. Sobra. Nandiyan pa yung bisyo ng e-sabong. Hindi ko na, sa ibang okasyon ko na, maraming naluloko dyan at na, mahirap na nga na buhay. Nauubos pa yung pera doon sa e-sabong. Ang ating puso ay ang kapakanan, ang ikabubuti. Pinagdadasal mo ng taimtim lahat tayo dito.
na ang kanyang hinihiling sa puon ay matupad. At kung napalitaan natin ang kasama natin, natupad. Habang tayo hinihintay nating paboran tayo, masaya tayo para sa Kanya. Kasi ang mundo, binibiyang kahalagan. Ano ba? Kung ang galing naman niya. Ang galing sa basketball, no? Ang ganda-ganda niya. Iyon ang doon kagad tayo mga naakit. Talento. O kaya tagumpay. Ang taas ng naabot niya. Wala naman sa ating nagpupuri na ang ganda ng kaugnayan mo sa Kanya. Ang galing naman ng inyong relasyon sa pamilya. Wala ako ganong naririnig na ganon. Unang pabasa, Propeta Ezekiel, pinapaalala sa atin ang nagpapakabait, ang nagiging tapat. Maging tapat po tayo hanggang dulo. Huwag po tayong bumaligtad, huwag tayong magtraidor, huwag tayong bumalingbing. Yung kurso niyan, huwag kang aatras ang katapatan hanggang dulo. Ang pagmamalasakit, ang katapatan sa pamilya, hanggang dulo yan ang ibinibigay, hanggang sa finish line, ika nga. At yung nagpapakatapat, nagtsatsaga, nagmamalasakit, hinahanap yung mga naliligaw, yung mga nawawala sa landas, yung mga hindi nila napapahalagahan ang takbo ng buhay nila. Ibalik natin sila sa Panginoon. Yan ang kinatutuwa ng Diyos. Ang isang malamig sa akin, uminit ang kaugnayan. Ang layo dati, ngayon, matalik kong kaibigan. Ang pagka-estranghero, yung malayo, yung hindi mo kilala, ngayon, kaibigan, pakikipagkaibigan, pagmamahal. Yan po, magpakasanto, magpakasanta tayo hanggang dulo. Hanggang maabot natin ang pinto ng langit. Hindi lang ginagawa natin ito para sarili natin. Alang-alang ito, maghanap-hanap ka. Tumingin-tingin ka nga. Yung mga medyo, alam mo na, mahaba yung mukha. At nagdududa na kung mabait ba yung Diyos. Yun ang mission mo. Mabigat ba? Mas mabigat po yung Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Yung mga Pariseo, hindi lang tayo dito, meron tayong mga aksyon. Tataas ang kamay. Mamaya, luluhod ng mula doon sa pintuan hanggang dambana. Maganda po yun. Magro-rosaryo. Mag-istasyon ng krus na napakahirap. O mag-aayuno ngayon. Hindi tayo kakain ng mga paborito natin. Mahalaga yan. Ngunit, hindi lang pang-external yan. Kung gagawin mo nga yan, pataas-taas ka ng kamay, nagmumura ka naman. Ito, sinabi dito. Naku, mabigat ito. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, yung nagmura, malutong pa yung mura. Ay, dito lang ginamit yung kwan, ha? Impyerno, mapapasa apoy sa impyerno. Pakiingatan po natin ang ating labi, ang ating bibig, ang mamumutawi. Yan ang sinabi. Hindi ka pa nakakapatay ng tao dito. Masama talaga yung mamatay. Pero yung kasi kung nagmumura ka, talagang sagad sa buto yung galit mo sa minumura mo. Gusto mo siyang masira, gusto mo siyang bumagsak, gusto mo siyang mamatay ka na. Hindi mo aktwal na ginagawa, pero yun ang talagang sa pagkasabi mo ng salita.
Ang kaugnayan natin sa isa't isa, mahirap po ito. Hindi po ito madali. Kung may sama ng loob, nabubuhay ang tayo, o marami sa atin, ang dami ng sama ng loob. Ayan, kumikilos na inyong mga katawan na naiipon, naiimba, sama ng loob. Kaya nga, yung mukha na lang, kahit may lalabas at lalabas sa mukha natin ang sama ng loob. Nagpapapangit po sa atin yan. At ang relasyon natin sa yung mga walang kinalaman doon sa sama ng loob mo, na nadadamay din. Naapektuhan din. Sama ng mukha mo sa akin. Sama din ang loob ko doon. Nakakahawa yan. Parang virus yan. Hindi po ganyan ang ibig ng Senyor. Hindi po ba? Hindi siya nag-alay ng buhay para sa ganyang mga... Nakikita niya tayo eh. At babalik tayo sa ating tahanan. Sige na po, ha? Medyo mabigat-bigat ito. Muli, tayo kasi mga Pilipino, mahalaga ang pamilya sa atin. Maging instrumento ka ng kapayapaan. Yung mga miyembro, assignment natin, homework natin, kung may miyembro ng pamilya na alam mo na, ibalik sa Diyos, mangumpisal, payuhan natin, magpakita tayo. Una na muna, hindi tayo hipokrito. Bigyan din natin na kabaitan. Yan ang, kasi sama-sama tayong pupunta ng kwan eh. O, yung pamilya mo, Sen, o, kumpleto ba kayo? Pamilya mo? Ha? Kumpleto ba? At alam mo, mahahati ang puso mo kung kulang kayo. Hihintay na? Maghihintay tayo. Hindi naman ito karirahan. Hihintayin mo yung pinakamabagal, pinakamahina, yung natumba na buwal. Pasensya, pasensya, pasensya. Basta kumpleto tayo at makapasok ang lahat. At yan, mga kapatid. Kayo nagsisimba, ako ang pari ninyo. Buo tayo. Babalik ko sa pamilya nyo. Pinoy tayo. Pamilya, ibibigay natin ang lahat para sa pamilya. Hindi lamang yung mga pangangailangan na kailangan, mahirap ang buhay ngayon. Talagang, ha? Paano ka ba makakaraos? Mahalaga yung material na bagay, pero mahalaga din yung pangkaluluwa, pang-espiritual, upang hindi tayo mapahamak. Sige na po. Pagnilayan po natin yan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po ang ating puso para sa kapwa alisin ang pagkapuot at ipagdasal natin ng kalooban ng Diyos para sa Kanya. Ang mabuting kapakanan niya ay matupad. Ito'y ginagawa natin alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing na mamagitan sa mga tao, labis ang pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Tugon po natin, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at ng bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan.
ang mga pinuno ng pamahalaan. Naway magpasimula na mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Sa'yo Ama aming manok ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasabog, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na liloob mong magdulot sa iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan,
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan niya handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayin na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, naghahanda na po tayo para sa nalalapit niyang kapistahan sa 19 ng Marso. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo, bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang tiwag ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo at kay daming mga taong sinaktan ko at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininid sa kapwa puso ko. Ang tiwag ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwag ko'y linisin mo
puso ko ay buksan mo upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Paalala, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili na ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging ang Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Biyernes po ng Kuwaresma at tuwing Biyernes ng Kuwaresma ay dinadasal ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Pinagkakalooban po tayo ng indulhensyang plenarya. Mangyaring lumuhod po tayo at tumingin tayo kay Kristo na nakapako sa krus. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas
ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David ng propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Mangyaring tumayo po tayo. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala lang mga pangako sa binyang na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. O ang Panginoon, at sumayo rin, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nihulwalhati ka namin.